Isang magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating kagalang-galang na guro sa sikaturang ito, na sige ng Sibyal, magandang tanghali, magandang araw po sa inyo, ma'am. Ang ulat na aking ihahatid sa inyo ngayon ay patungkol sa kasaysayan ng lula, particular na dito sa ating bansang Pilipinas. Aalamin natin sa bidyong ito kung paano nga ba nagkaroon ng lula o paano nga ba umusbong ang lula dito sa ating bansang Pilipinas. Aalamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng lula. At sa video ding ito ay sasangguni tayo ng iilang individual na nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng lula, lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Bagaman ay maraming bisis na nating narinig ang patungkol sa lula o maraming bisis na nating narinig ang salitang lula. Ngunit, mainam po na maunawaan muna natin o malaman muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng lula. Marahil ay binanggit na sa inyo ng ilan sa aking mga kasamahan ang kahulugan ng lula. Ngunit gusto ko lang pong ulitin kung ano nga ba ang kahulugan ng lula bago tayo dumako sa kasaysayan nito. Ang lula, mga mahal na kaibigan, ay ito yung pagtatanghal ng tagpo sa isang tanghalan o entablado. At binigyan ito sa mas mababaw na kahulugan na paggamit ng wika at paggawa ng kilos sa tanghalan. Ang lula rin ay isang uri ng panitikan na isinasagawa sa isang tanghalan o entablado. At ang pinakalayunin po ng lula, mga mahal na kaibigan, ay ang maghatid ng kaaliwan sa mga manonood. Ang lula rin, mga mahal na kaibigan, ay nagmula sa salitang Griego na drama na tinumbasan ng kahulugang paggamit ng wika o paggawa ng kilos o galaw. Ang lula ay nahahati sa ilang yugto. At yan ang ating iisa-isahin sa ating pag-aaral ngayon. Unahin natin dito sa katutubong lula o ang pinakaunang yugto ng lula dito sa ating bansang Pilipinas ay yaong tinatawag na katutubong lula. Ano nga ba itong katutubong lula? Ang katutubong lula, mga mahal na kamag-aral, ay ito yung mga ritual o ito yung mga gawi na nagmula pa sa ating mga ninuno. Alam naman natin na ang ating mga ninuno noong mga sinaunang panahon ay mahilig sa mga ritual, lalo na sa pagdating sa kasalan, pagtatanim, at maging sa panliligaw. Gayun din, isa sa mga naging libangan ng ating mga ninuno noon ay ang paggawa ng tula. At ang yaong mga gawain nila ay itinuturing na isang tula sa kanilang kapanahunan. Hindi sila gumagamit ng script o kilala sa kasalukuyan na doon nakalagay kung ano yung dapat na ikilos at isalita ng isang mandudula o dramatista sa isang dula. So ang ating mga ninuno, yung kanilang gawi, uulitin ko, yung kanilang gawi noong sinaunang panahon, yung ritual ng kanilang ginagawa, yung tula na kanilang ginagawa, at yung mga gawi nila sa pagtatanim, sa pagkakasal, sa panliligaw, ay yun na yaong nagsisilbing dula sa kanilang kapanahunan. Kaya ito tinatawag na katutubong dula sapagkat ito ay nagmula pa sa ating mga ninuno. Ayon kay Fernandez taong 2004, itinala at inilarawan ng mga Espanyol ang mga katutubong anyo ng dula. Bagaman hindi itinuri ng ating mga ninuno na dula dahil hindi gumagamit ng entablado at costume o props at script ang mga korpisensyon ng dulang Espanyol.
Kung mapapansin natin mga mahal na kamag-aral, yung katutubong dula at ang ating mga ninuno ay may matibay na kaugnayan dahil yung kanilang pamumuhay sa sinaunang panahon, yung ritual ng kanilang ginagawa, yung pagsasayaw ng kanilang ginagawa ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay at naging ritual na rin nila ito at itinuturing na dula at itinuturing na isa sa katutubong dula ng ating bansang Pilipinas. Ang ikalawang yugto ng dula sa ating bansa ay yung tinatawag na impluensya ng mga Espanyol sumula sa katutubong dula na, kinasanayan ng ating mga ninuno. Pagpasok ng mga Espanyol, alam naman natin na napasailalim tayo ng sa kamay ng mga Espanyol sa umigit kumulang 300 taon, ay binigyan o ni-revise nila yung dula na kanilang nadatnan dito sa ating bansa. Nakita ng mga mananakop ang kapangyarihan ng teatro bilang kasangkapan sa pagyakap ng Kristiyanismo sa mga katutubo at paghihikayat sa kanila na iwan ang kabundukan at manirahan sa Ingap Tebo. O ito yung bayan na tinatawag ng mga mananakop. At dahil na nga sa impluensya ng mga Espanyol na kung saan yung dula ay itinatanghal na mismo doon sa entablado, ay mas nabighani yung ating yung mga sinaunang o yung ating mga ninuno. Mas nainganyo sila na manood at yakapin kung ano man yung kanilang napapanood sa tanghalan o sa teatro na isinasagawa ng mga Espanyol. Ang paggamit ng mga Espanyol sa teatro ay isa ring medium o isa ring dahilan kung bakit mabilis na lumaganap ang Kristiyanismo dito sa ating bansa. Bakit sinasabing mabilis na na-impluensyahan yung ating mga ninuno o bakit sinasabing mas mabilis na yumakap yung mga katutubo sa mga Espanyol o sa kulturang Espanyol? Sapagkat yung teatro ng kanilang ginagamit o yung kanilang ipinapalabas ay may kaugnayan o pang-relihiyong gawain ng mga Espanyol. So, ibig sabihin, yung mga dula na isinasagawa sa teatro ay patungkol sa pagkabuhay o sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung alalaong bagay, ang itinatanghal sa entablado ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, mabilis na niyakap ito ng mga katutubo. Isa sa mga anyo ng dula na ipinapakilala ng mga Espanyol sa ating mga ninuno ay ang komedya o mas kilala bilang moro-moro sa panahon ng mga Espanyol. Itong uri ng dula na komedya ay patula na tumatagal ng 3 hanggang 15 oras na maaaring itanghal sa kainan at maging sa entablado, maging sa kasalan o sa lahat ng handaan na pwedeng gumanyak sa mga manonood.